Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus sa Sareno. Sa araw ding ito, ginugunita natin ang kapistahan ni San Roque, ang ating tagapagdasal at tagapagtulong sa panahon ng pandemya, karamdaman at mga pagsubok sa buhay. Sa tulong ni San Roque, naway lalo tayong matulad sa tapat na pag-ibig ni Jesus Nazareno. Kaya nga dumulog tayo ngayon sa mawaing Diyos na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtaluntun namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos. Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoriyo ang iyong ama at Hitiya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskus ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli,
Nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinabalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ko sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Piniliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang borda at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na sida. Sinuutan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuutan mo'y pinong lino, piling sida at tilang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot-pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang rena na natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan. Pagkat lalo itong pinatingkad ng palamuting iginayako sa iyo, ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka ng pagiging patutot at pasarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kakalimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ko ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang iyong tawagan. Ipaalam niyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag niyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling niyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Oh.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilang nila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula, kaya't sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng mga debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo ay minsan pa'y pinaalalahanan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, mahal ka ng Diyos. Napakadaling sabihin, ngunit aminin natin, napakahirap paniwalaan. Lalo na kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok sa buhay. Siguro po iba sa inyo, nung sinabihan kayong, mahal ako ng Diyos, mahal ba ako ng Diyos? Ba't ako may sakit? Mahal ako ng Diyos? Bakit ako baon ngayon sa utang? Mahal ako ng Diyos? Bakit iniwan ako ng asawa ko? Maraming pagkakataon, hahamunin ang napakasimple ngunit pinakamahalagang pinapaniwalaan natin. Mahal tayo ng Diyos.
mahal tayo ni Jesus sa Sareno. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque. Napakalapit po siya sa puso ng mga Pilipino. Napakaraming simbahan ang nakatalaga kay San Roque sapagkat siya ay takbuhan ng mga may karamdaman, may mga kahirapan sa buhay, at lalo na nung panahon ng pandemya sapagkat siya mismo nabuhay nung panahon ng pandemya. Ngunit, hindi naging ganung kadali ang kanyang buhay. Bagamat siya'y tumutulong, siya pa'y nagkasakit. Bagamat siya'y naglingkod sa mga nasalanta ng pandemya, siya pa'y pinanghinalaan, ikinulong, pinahirapan. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, ngunit iniwan niya ang lahat para sundin si Jesus sa Sareno. Pero bakit siya nanatiling tapat? Bakit hindi siya nang hinawa sa kanyang ginagawang mabuti? Sapagkat ang pinanghahawakan niya, mahal siya ng Diyos. Mga kapatid, ito rin ang napakagandang paalala sa atin. Kaya pala't napakalakas ng loob ni Jesus sa Sareno na ipagtanggol ang buhay ng mag-asawa. Malinaw na malinaw, hindi na tayo kailangan pang magpatumpik-tumpik pa. Ang sinabi ni Jesus sa Sareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Bakit na lang ganun katindi ang pagtingin ni Jesus sa Sareno sa buhay mag-asawa? Lalo na sa mga panahon na ito, sinusubok ang paniniwala natin dito. At sinasabi, maraming mga Katoliko, hindi na naniniwala dito. Kasi nilalaso ng isip din natin. Hindi po totoo na dahil pinahalagahan natin ang sakramento ng kasal, ay kapag mayroong pagkakamali, may diferensya ang pagsasama, hindi totoo na walang puso ang simbahan. Sa panahon ngayon na pinag-uusapan ng diborsyo, laging sasabihin ng mga puwersa na sumisira sa atin, eh sabi ng simbahan, kung ang napangasawa mo, basagulero, babaero, salawahan, malas mo, tiis ka na lang dyan, dyan ka na lang habang buhay, kasi hindi raw pwedeng paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Hindi po totoo yun. Hindi ho tayo manhid, alam natin yan. May mga pagkakataong nagkakamali tayo sa pagpili. Kasi naman nga siguro, nung nililigawan ka, napakamaginoo, napakabait. Pagkatapos ng kasal, iba na ang naging ugali. Hindi mo alam, nung nililigawan ka, hindi mo alam, meron na palang pamilyang iba. Kunwari lang palang binata o dalaga. Marami palang mga lihim. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, nais nating linawin, hindi ganun ang sagot ng simbahan na malas mo, diyan ka na lang, wala na tayong magagawa. Hindi po totoo yun. Meron po tayong paraan. Meron tayong lunas. At kung talagang kinakailangan magkalayo, meron pa rin paraan ng simbahan. Ang ayaw lang natin ay hindi basta-basta na pag hindi mo na konsunada, wala na yung dating sinasabi mong, yung dating ningning ng pagmamahal. Kaya sa iba ko na kasi nakita ngayon. Dati-rati kasi, pag nakikita ko yung napangasawa ko, eh talagang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kaya siya ang pinili ko. Ngayon, pag nakikita ko ni asawa ko, bumibilis na ang tibok ng puso ko kasi na-high blood na ako.
iba na ang usapan. No? Tapos pag ninakita naman ako iba, eh ito Father kasi mas mabait. Hindi yun. Hindi ganun kabilis para ka nagpapalit ng damit. Kaya nga, ito yung nais ituro sa atin ni Jesus sa Sareno. Bakit ito kaya ganun ang kanyang masidhing pangangalaga sa sakramento ng kasal? Narinig niyo po sa unang pagbasa, ang isa sa mga larawan ng pag-ibig ng Diyos sa tao ay ang pag-aasawa, pagtitipan. Sa lumang tipan, ganun lagi ang larawan. Sabi nga, ang tao raw, pinili ng Diyos. Dinamtan ng Diyos, nilinis ng Diyos, minahal ng Diyos, at gusto ng Diyos, makapiling siya magpakailanman. Parang asawa. Ganun pala ang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Parang buhay mag-asawa. Kaya pala ganun na lang pinapakita ni Jesus sa Sareno ang kahalagahan ng tapat na pag-ibig. Sapagkat ang tapat sa pag-ibig, ang siya ring makakabahagi sa tagumpay ng Diyos. Kahapon po, pinagdiwang natin ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Nagagalak tayo sa kanyang tagumpay. Di ba nitong mga nakalipas na araw, ganun din ang ating bansa, natutuwa tayo. Sandamakmak na tarpaulin, nakikita natin, binabati ang mga atleta natin. Nga lang minsan yung ibang tarpaulin, mas malaki pa yata yung mukha nung bumabati kaysa dun sa binabati, no? Alam nyo na yun kung bakit, no? Malapit na halalan, no? Pero bakit na lang ganun tayo kasaya para sa mga atletang Pinoy, lalo na kay Caloy? Kasi nga, ang tagumpay nila, karangalan din natin. Masaya tayo para sa kanila kasi inangat nila ang Pinoy. Kaya pala ng Pinoy magtagumpay. Pero aminin din natin, kapag nababasa natin, napapanood natin, nakita nyo, uy, may 20 million. Pero hanggang doon lang tayo, masaya tayo. Pero meron ba ritong naambunan ng 20 million? Balato naman, no? Nung pinapanood natin kay Caloy, nakita natin, uy, ang ganda ng condo unit niya, 3 kwarto, ang laki. Pero wala naman sa atin ang makikitira doon o man na makapasok man lang doon. Pero okay lang yun. Masaya na tayo para sa kanila, di po ba? Pero ang magandang balita, alam nyo mga kapatid, yung tagumpay ng mahal na Birhen, yung tagumpay ni San Roque, maaari ding maging tagumpay natin. Kung tuwan-tuwa na tayo pinapanood yung mga nanalo, tuwan-tuwa na tayo nakikita na tinatamasa nila yung mga gantimpala ng kanilang tagumpay. Bilang mga Katoliko, mas dapat tayong maging masaya dahil ang tagumpay ng mga banal, magiging tagumpay din natin. Nasa langit na ang mahal na Birhen. Nandun na siya sa kondo niya sa langit. At sabi ng mahal na Birhen ngayon sa atin, kayo din magkakaroon ng kondo sa langit. Biruin niyo yun. Hindi lang tayo titingin at maiinggit. Tayo rin magkakaroon ng ganoon. Kung katulad nila, tayo rin ay magiging tapat. Kaya pala ganoon na lang ang pagpapahalaga sa tapat na pag-ibig. Sapagkat ang Diyos tapat din sa atin. Mahirap. Mahirap maging tapat sa pag-ibig. Mahirap magpatawad. Mahirap magbigay ng isa pang pagkakataon. Mahirap magtiis. Sa mga pagkakataong naiisip natin yun, tandaan natin, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng mga tao,
kung ganyan pala. Dapat maging tapat, dapat magtiis, dapat pangalagaan ng pagmamahal, mabuti pang wag na lang mag-asawa. Kaya, di ba po ngayon, marami rin ganyan. Ayaw na lang mag-asawa, takot na mag-asawa. Tumatanda na, ayaw na. Dahil natatakot sila sa ganung uri ng pagmamahal. Natatakot ka na baka yung maginoong ngayon, bastos na pala pagkatapos. Natatakot ka na yung tatahi-tahimik ngayon, pagkatapos naman, gano'n na lang pala magmurat, maging basag ulo at pagbuhatan ka ng kamay. Kahit nga sa mga anak, marami po akong kilala, ayaw na magkaanak, natatakot. Kasi sabihin nila, yung kapitbahay nga namin, ibinuhos ang lahat sa anak nila. Anong ginawa nung anak? Iniwan din sila, pinabayaan din sila. Kaya yung ibang tao, sabihin ngayon, mabuti pang mag-alaga na lang ako ng aso. Ito na lang ang anak ko. Mabuti pa ang aso. Kahit anong mangyari, lalambingin ako. Mas tapat pa ang aso kaysa sa tao. Opo, parang sugal ang magmahal. Pero tandaan po ninyo, ang unang sumugal sa pagmamahal ay ang Diyos. Sapagkat alam din naman ng Diyos, magtataksil tayo, makakalimot tayo, lalayo tayo sa Kanya, pero katulad ng pinakita ni Ezekiel sa unang pagbasa, hindi magsasawa ang Diyos sa atin. Kaya nga nandito tayo eh. Malakas ang loob natin lumapit kay Jesus sa sareno dahil alam natin, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y lumilihis ng landas, nagtataksil sa Kanya, hindi mawawala ang Kanyang tapat na pagmamahal sa atin. Kaya, opo, mahirap. Mahirap magmahal ng katulad ni Jesus sa sareno. Kaya nga sabi niya, biyaya ito. Hindi ito manggagaling sa atin. Kahit anong gawin mong counseling, kahit anong gawin mong pag-aaral, kahit anong gawin mong sabihin sa sarili mo, hindi natin kakayanin. Ito'y biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos, ipinagkakaloob lang niya, lalo na sa mga taimtim na humihiling sa Kanya. Kaya ipagdasal natin yon. Sa mga pagkakataong ito, may mga nagsisimba siguro ngayon, naghahanda sa pag-aasawa, pinagdarasal namin kayo na sana tunay niyong pag-aralan at paggandaan ng buhay pag-aasawa dahil ito isang panghabang buhay na ugnayan. Siguro nga ngayon may nagsisimba dito, dumadaan sa matinding pagsubok ang inyong buhay mag-asawa, nasa bingit kayo ng paghiwalay. Pinagdarasal natin sila upang maliwanagan. Siguro nga ngayon may nagsisimba rito, natutukso ka, magtaksil sa iyong asawa. Pinagdarasal namin kayo upang kayo'y maliwanagan at manumbalik ang sinumpaan ninyong pag-ibig, anuman ang mangyari. Mahirap, pero ito'y biyaya. At pag sinabing biyaya, ito'y ipagkakaloob naman ni Jesus sa sareno sa mga tunay na nananalig at tumatawag sa Kanya. May mga bata siguro ngayon na dumaranas ng matinding pagsubok dahil nakikita nila yung magulang nila nag-aaway, nagkakasakitan. Kasama sila sa ating misa ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang lakas natin. At ang pag-ibig na yan ang maghahatid sa atin sa tagumpay katulad ng tinatamasa ngayon ng Mahal na Birhen at ni San Roque. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus sa sareno, narito naman po kami sapagkat tiwala kami sa iyong tapat at matatag na pag-ibig.
Gayun na lamang po ang inyong awa. Bagamat kami makasalanan, kami nagtataksil, kami nakakalimot at lumalayo, bagamat minsan pinipili namin ang hindi tama, hindi nyo kami sinusukuan. Kaya naman po, dumudulog kami sa iyo upang ang pag-ibig na nananalaytay sa iyong puso ang siyang maghari din sa amin. Hindi ka sumusuko. Turuan niyo rin po kaming huwag sumuko. Hindi ka napapagod. Turuan niyo po kaming magkaroon lagi ng lakas. Hindi ka nagsasawa. Turuan niyo po kaming laging maging buhay ang pag-asa. Ipinagdarasal namin ngayon ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na ang mga mag-asawang dumadaan sa matinding pagsubok, ang mga pamilya na nasa bingit ng pagkasira, ipaalala niyo po sa amin ang inyong wagas at tapat na pag-ibig. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating tugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas sa mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa, tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alagad ni Apa
mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging tugot katawan mo. Jesus Nazareno, alakang dinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda ngayon, si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitan magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pa
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sana'y pakinggan mo
Patalastas, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ay isa sa mga unang tumutugon kapag may nasalanta, may nasunugan, may nabaha. At kahit walang kalamidad, tuloy pa rin ang pagtulong ng simbahan ng Quiapo sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Kaya nating magmahal ng matapat at matatag sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang Kanyang pag-ibig ang ating lakas at biyaya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang tapat na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.